Ako'y bumabalik sa muli upang ipaliwanag sa inyo ang pangalawang topiko natin sa linggong ito o sa ikatlong linggo ng ating pag-aaral ng Araling Panipunan o ang Kasaysayan ng Asya. Sa bahaging ito, gusto kong ibahagi sa inyo ang pinaka-importanteng elemento o aspeto na bumubuo ng ating lipunan. Ito ay walang iba kundi tayo, mga tao. At tayo ay mag-focus sa pag-aaral ng yamang tao sa Asya. Ating masusuri ang kaugnayan ng yamang tao ng mga bansa sa Asya sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng lipunan sa kasalukuyang panahon. Batay sa dami ng tao o ito ang populasyon, komposisyon ayon sa gulang or age, inaasahang haba ng buhay or life expectancy, kasarian, bilis ng paglaki ng populasyon, ang uri ng hanap buhay ng tao, bilang ng may hanap buhay or employment, kita sa ng bawat tao, bahagdan or percentage ng marunong bumasa at sumulat o ito ang literacy rate at ang migration or pagpapunta ng mga tao sa isang lugar or migration ang tawag dito. Ano ang populasyon? Ito ay tumutukoy sa mga tao na nakatira sa isang lugar. At ang population explosion ay ang tawag naman sa pagbilis ng paglaki ng populasyon o dami ng tao. Kaya nga tinatawag na population growth ang antas na paglaki ng populasyon. Mahalagang malaman natin ito para makontrol o mapigil ang patuloy ng paglaki ng populasyon. Alam natin na sa Asia ay ang may pinakamalaking populasyon sa buong daigdig, ang kontinente ito. Ang density naman ay tumutukoy sa kapalan ng tao sa isang particular na lugar at tumutukoy sa pagiging babae o lalaki ang kasarian. Ang antas ng kamuwangan or literacy ay ang tao na nakaunawa at marabay ng mga bagay-bagay at marunong siyang pumasa at sumulat. Or ito ay tinatawag ting literate. If the person is literate, if he is literate or she is literate, then siya ay marunong bumasa at sumulat. Ang lakas ng paggawa or labor force ay tumutukoy sa mga tao na may edad na 15 na pataas, na may sapat ng lakas, kasanayan at maturity upang aktibong makilahok sa mga gawaing pangproduksyon ng ating bansa. Ito ay ang ating magagawa. The labor force participation rate ay ang proporsyon ng mamamayan na aktibong kilahok sa produksyon ng bansa. At ang employment rate ay ang percent or percentage ng mga trabaho sa lakas or sa mga lakas na paggawa. Unemployed ang mga manggagawa na walang mapasok ang trabaho kahit may sapat namang edukasyon at kakayahan. At ang underemployed ay nagtrabaho nga pero di naman angkop ang kanilang kasanayan o pinag-aralan. Alam natin na mahalaga ang tao dahil ito ay ang gumagawa at bumubuo, nag-iisip, at ito ay nagpapalago sa ating mga likas na yaman. At upang makamit din ang success ng isang bansa or ang kaunlaran ng isang bansa. Bakit kaya dumadami ang tao? Dahil sabi nila sa survey ay dahil kakulangan sa disiplina, kaya wala silang proper family planning or apo plano ng pamilya. At ang migrasyon, lalo na yung mga nasa rural areas, ay pumupunta sa cities or sa urban areas. Ang epekto ng paglaki ng populasyon, may epekto daw ito sa atin kung malaki ang populasyon natin. Maraming pulusyon, pagkasira ng kapaligiran, pagkaroon ng squatters area, kakulangan sa pagkain, trapiko, overcrowded places, ang basura ay dumadami, at kawalan ng trabaho. Ito yung mga epekto sa paglaki ng populasyon. Paano natin mabawasan ang pagdulo ng paglaki ng populasyon?
family planning ay pinaplano ang mga pamilya ay ino-educate or dinuturuan kung paano magplano ng pamilya sa pamamagitan na rin ng edukasyon. Ang yamang tao sa Asya ay, gaya ng nabanggit natin, ito ay ang pinakamataong o pinakamaraming tao dito sa kontinente ito. Ang lahi ng ating lahi ng Asia ay ang Mongol, Malayo, Arabo at Caucasian or mixed. Sa silang Asia ang pinakamaraming populasyon dahil sa China at Japan. Sa Timog Asia naman, pangalawa sa rehiyon sa Asia na may pinakamaraming tao dahil sa India, Bangladesh at Pakistan. Sa Timog Silangan Asia, pangatlo sa rehiyon dahil ang Indonesia at Pilipinas ay may maraming tao din. Ano kaya ang mga dahilan ng paglipat ng mga tao sa buong urban o ito yung mga tao na galing sa probinsya na pumunta sa cities dahil sa paninirahan at paghanap na rin ng mapagkitaan dahil akala nila ay mayroong maraming pagkakataon or opportunities na makakuha ng trabaho at makakita ng trabaho sa urban areas. Pero ang epekto nito, ang paglaki ng populasyon sa urban areas or sa cities, crowded na yung mga tao na sa cities, pagdami ng mahirap doon, lalo na makikita natin sa squatter areas, at ang walang mapagkikitaan dahil maraming yung tao, nakulangan ng serbisyo at pangailangan panipunin kung maraming tao sa isang lugar dahil hindi na nga matututukan ng ating magagawa at gobyerno. Programa sa pagbigay ng pagkontrol ng populasyon. China in Asia's history about population or problem in population ay ginawa ng China dahil sila yung pinakamarami. Mahigit 1 billion sila. Ay meron sila programa ng that time na one child policy at India ay nagpa-fragmentahan din. Ano ang mga salik na naging dahilan ng pag-alam ng dami ng tao sa isang lugar? Dahil daw sa klima, lokasyon o kinaroon ng isang bansa, ito yung pinaka-importante. Ang ikatatlo ay may mga yamang likas, anong tubig, anong lupa, uri ng hanap buhay at pinagkukunang yaman. These are the elements or aspects kung bakit ay dumadami ang or na maraming tao sa isang lugar. Ilang uri ng populasyon ay may kinatawag na bata. Marami ang mga bata at kukunti lang ang porsyentos ng lakas ng paggawa. Halimbawa, ang China, Philippines, India at China, maraming mga bata ang populasyon dito pero konti din ang mga manggagawa dito. Yung matanda ay marami ang maedad or mataas na porsyento ang lakas na paggawa dito dahil halos ay mga manggagawa dahil maraming ang maedad sa bansang ito tulad ng Japan. Ang dahilan ay ang medisina, konti lang ang namamatay at healthy lifestyle kaya na marami pa din yung mga may edad na tao or ito na tawag na old population. Indicators sa pagunan ng isang bansa, ito ay naayon sa taas ng GNP at GDP or ito ang gross national product at gross domestic product. Ang mataas na employment rate, mataas na literacy rate, pantay-pantay or equality of gender, equality ng babae at lalaki, at mataas ang lakas ng paggawa or for labor force. By the way, ang GNP, ito ang gross national product or ito yung mga kita ng buong mamamayan sa isang bansa kahit na sa ibang bansa sila pero nagpapadala sila dito sa Pilipinas ay may ituturi pa rin na bahagi sila sa mga kumikita sa para sa ating bayan or ating lungsod sa ating lugar dito sa ating Pilipinas. At ang GDP ito naman yung kita ng mga nandito sa Pilipinas or gross domestic product. Ano ang solusyon sa underemployment at unemployment dahil marami ngayon ang sa ating mga mamamayan
Pilipino na walang trabaho o merong trabaho pero hindi naman angkop ang kanilang kasanayan sa paggawa, ay dapat may labor export. Kaya nga siguro sa Pilipinas marami tayong ditong mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tapos ay ang paglinang na sa lokal na pinagkukunan, the local government also should work on the problem of unemployment. Ang pagdaragdag ng gastos ng pamahalaan para sa mga proyekto, paghikayat ng mga tao na mamumunan, or ito yung capitalism, at para magkaroon ng negosyo at magkaroon ng trabaho, ang produktibong manggagawa dahil malakas, malusog, at may edukasyon. At siguro ay tayo ay nakakasabay na rin dapat sa makabagong teknolohiya. Mga uri ng lakas na paggawa dito. Ay merong profesional na lakas na paggawa, meron mo ng manggagawa na tulad ng skilled workers. Ang aking ipinaliwanag sa inyo ay ang mga iba't ibang aspeto or salik kung paano gumagawa or paano naging importante ang yamang tao sa isang bansa. Although nabanggit na ang paglaki ng populasyon ay problema din, pero sa aking palagay, in my own opinion, ay maigi pa rin na palaga natin ang yamang tao. Marami man or konti man, pero sila or tayo ang bumubuo ng ating bansa. Kaya atin ditong pahalagahan, lagyan ng programa sa kalusugan, edukasyon, at bigyan ng trabaho para makasurvive ang bawat isa, at lalo na dito tayo sa Pilipinas na bahagi ng kontinenteng Asia. Maraming salamat.